Pinapanukala ngayon sa Kamara na ipako sa 20% ng manpower ng isang kumpanya ang bilang ng mga kontraktual na manggagawa. Kontraktualisasyon. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Decidido ang Philippine Association of Legitimate Service Contractors o PALSCON na ipaglaban ang kanilang industriya. Ito ay sa kabila ng panawagan ng mga labor group na tuldukan na ang kontraktualisasyon. Git ng PALSCON, pinapayagan sa batas ang labor contracting at kinukundina nila ang sistemang ENDO o 555. Nag-demonize lang talaga yung industriya ng contractualization because it is being defined kasi as 555 and ENDO. Pero kung tatanungin ang militanteng grupo na nag-rally sa labas, di hamak na mas masahol pa ang epekto ng kontraktualisasyon kesa sa illegal na droga. Hindi lang simpleng sinisip-sip ang lakas paggawa ng mga manggagawa, kundi unti-unting pinapatay ang buhay ng mga pamilya. Aminado si Labor Secretary Silvestre Bello, mahihirapan ang dole na panigan ng nais ng labor groups, bagamat tuloy ang konsultasyon para makakuha ng mas patas na posisyon sa issue. We will be very fair in arriving at a position that will address the issue of ENDO. Pero ngayon pa lang sinasabi na ni DTI Secretary Ramon Lopez na kailangan protektahan ang lehitimong labor contracting para masiguro na may trabaho ang maraming Pilipino. Tinatayang umaabot na sa 2 milyon ang contractual workers sa bansa. In the current setup, legitimate contractualization, it gives the same full benefits and in fact you're enhancing it. Ginitaman ni Baguio Representative Mark Go na dapat ay i-regulate imbes na tanggalin ang labor contracting. Sa panukalang House Bill 3556, isinasama sa terminong outsourcing of work ang pangungontrata ng trabaho o negosyong may direktang kaugnayan sa negosyo ng isang kumpanya. Yun nga lang, sa ilalim ng panukala, dapat nasa 20% lamang ng lahat ng empleyado sa kumpanya ang kontraktual. We have a lot of people deriving their income from all these things and it's necessary na kailangan we understand yung situation. Siniguro naman ni Go na sa ilalim ng panukala, masisiguro ang karapatan ng manggagawa tulad ng benefits, incentives at karapatang magtayo ng union. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.